Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Sa bayan ng Sikihor, kung saan marami ang haka-haka na hindi lang tao ang mga naninirahan dito. Nababalot daw ito ng kung ano-ano. May mga nagsasabi na may mga engkanto at ilang mga mambabarang din na namamalagi sa lugar. Ngunit tila pinagtatawanan lang ito ng iba. Pero hindi si Jose, na isang anak ng albularyo, na naninirahan sa pugad ng mga aswang. Lingid sa kalaman ng mga ito na may kakayahan ang binata na malaman kung ordinaryo ba o hindi ang kaharap nito. Taong 1985, halos binata na si Jose at ito ay hango sa kanyang tunay na buhay. Walang eksaktong buwan, kaya naman hindi niya inasahan na ang kakaibang pangyayari na magaganap sa kanyang buhay. Ulila na si Jose dahil namatay ang kanyang ama na albularyo dahil na rin sa katandaan. Ganon din ang kanyang ina. Kaya naman mag-isa na lang itong naninirahan kasama ng kanyang alagang aso. Isa rin siyang albularyo. Itinuro sa kanya ng namayapa niyang ama kung papaano makikilatis at malalaman kung tao ba o anong klase ng sakit ang dumadapo sa isang tao. Taglay niya ang husay nito sa panggagamot gamit lamang ang mga dahon, langis at ang iniwan nitong itim na libreta. Naglalaman ito ng purong salitang Latin na bihira lang din naman ang nakakaintindi. Marami din ang nagpapagamot sa binata dahil sa husay nito. Idadampi lang ni Jose ang mga dahon na kanyang binubulungan. At sa ilang sandali ay wala na ang sugat at masakit sa taong nagpapagamot. Kaya naman marami ang nagbibigay, hindi lang pera, kundi pati na rin ang pagkain. Naghahanap siya ng mga di kilalang uri ng mga dahon at yun ang ginagamit niya para sa panggagamot. 25 anyos na itong si Jose, kaya naman halos gamay niya na ang panggagamot sa mga tao. Nakilala na rin siya kahit sa ang panglugar sa buong Sikihor, kahit pa hindi pa niya nararating ang ibang lugar doon. Nagugulat na lang siya dahil may bumabati at minsan naman ay tatapikin siya, at dahil nga isa itong albularyo ay ibinabalik niya ang tapik sa kanya ng mga tao para hindi niya mabarang o maisumpa ng iba. Minsan ay gumagamot siya ng libre dahil nag-iisa lang naman ito sa buhay, kaya ikinatutuwa ito ng iilan. Bukod sa mahusay na albularyo ang binata, ay may busilak din na puso para sa iba na walang kakayahan na magpagamot ng may bayan. Madalas na may kasama si Nestor na pasyente, kaya naman ito minsan ang inaabutan niya ng pera. Si Nestor ay nakilala niya noong minsan na magpagamot ito at tila hindi na makaya ng ospital. Pero siya ay isang simpleng bulong at orasyon lang ay mabilis na nakalakad ito at bumalik ang gilas ng kanyang katawan. Jose, nandyan ka ba? May kasama akong magpapagamot dito. Wika ni Nestor. Nandito ako sa likod mo, Nestor. Tugon dito ng binata. Umikot ang kaibigan niya kasama ng dalawang matandang lalaki na tila ba may sugat sa binti at braso.
Tingin doon ni Nestor ay malala na dahil ayon sa lalaki ay wala daw ibig gumamot sa sugat niya. Palabas ng pinto si Jose nang makita ang lagay ng matandang lalaki. Tinitigan niya ito ng matagal dahil kakaiba ang dala nitong aura. Halos hindi na nga makalakad ang matandang lalaki. Mabuti na lang at inalalayan ito ng isa at ng maging si Nestor ay nakaalalay din. Kumuha agad ang binata ng dalawang upuan na kahoy upang doon paupuin ang mga kasama ng kaibigan niya. Napasigaw pa ang isang lalaki nang biglaan itong napaupo. Kaya naman nagulat pa si Nestor. Samantalang tahimik lang ang isa na tila pinapakiramdaman itong albularyo. Malikot ang mga mata nito na hindi nakatakas sa binata. Kahit hindi niya tanungin, ay alam na agad nito na mula sa malalim na patalim galing ang mga sugat ng matandang lalaki. Nakatingin ito sa kanya. Kaya naman iniwan muna niya ang tatlo at kumuha ng mga kakailanganin niya upang gamutin ang sugat nito. Malala ang mga sugat sa binti at braso nito. Parang mula sa pakikipaglaban ngunit hindi na iyon tinanong pa ng manggagamot. Nang makabalik ang binata, ay umayos ng upo ang isang lalaki at tila hinahabol pa nito ang kanyang hininga. Mukhang masakit kung titingnan mo ang kanyang pagmumuka. Malalim ho ang mga sugat nyo. Sandali lamang at ikukuha ko kayo ng malinis na tela. Wika dito ni Jose. Hindi naman kumibo ang kaharap niya. Bagkos ay tumayo lang kahit na butil-butil na ang pawis sa mukha nito. Nang nakapasok na si Jose sa loob ng kanyang bahay, ay tinanong naman ni Nestor kung ano ang nararamdaman ng lalaki. Ngunit hindi ito nagsalita. Paglabas ng binata ay may dala na itong puting tela para sa sugat ng matanda. Naupo naman sa likuran ang isa pang lalaki. Tila umaalalay ito sa kanyang kasama. Isinalin ni Jose ang dala niyang nilagang mga dahon at ibinabad doon ang isang malinis na tela bago ito nag-orasyon ng kakaibang lingwahe. Matapos noon ay pinunasan niya ang binti at braso nito. Dito napapikit ang matanda. Marahil ay nasaktan ito sa pagpahid ni Jose. Pagkatapos noon ay kumuha muli ng tatlong sariwang dahon ito at binulungan din niya sabay lapat sa sugat at nilagyan ng tali. Ganon din ang ginawa nito sa braso ng lalaki. Nang matapos si Jose ay ilang minuto niya muna itong pinagpahinga hanggang sa umayon muli sa ayos ang paghinga nito. Tingin niya ay lumuwag na ang pakiramdam ng matandang lalaki. Sa tingin niya, sa pangangatawa nito ay kaya pang bumuhat ng ilang sako ng bigas dahil sa ganda ng katawan nito kahit na may edad na. Mga ilang minuto ang lumipas ay tumayo na ito ni hindi na kailangan pang alalayan. Kumuha ito ng pera sa bulsa at inabot kay Jose. Sobra-sobra ang pera. Kaya naman ibinalik nito ang sobra sa kakinuha lamang ang tamang bayad para sa kanyang serbisyo. Nagpaalam na rin ang dalawang matanda
na hindi na kababakasan ng anumang sugat. San mo ba nakita ang dalawang matanda na yon? Ibang klase. Kung iba lang ang may ganong klase ng sugat, malamang matagal nang patay. Pero siya hindi, di ba? Malakas ang katawan ng matanda. Wika dito ni Jose. Di ko din kilala yon. Nagtanong lang sa akin tapos nagbasama dito. Lima nga sila eh. Naiwan na lang yung tatlo doon sa bukana ng daan. Bakit ba? Anong meron sa dalawang yon? Sambit dito ni Nestor. Ah, wala. Akala ko naman ay kakilala mo. Sa susunod, wag mo na akong ituturo. Lalo na kung hindi mo kilala. Baka mamaya aswang yan. Sambit dito ni Jose. Nakita ni Jose na biglang namutla ang kaibigan niya. Kaya naman natawa siya dito. Halatang duwag talaga ito kahit sa ang bagay. Mapadilim man o salitang aswang, kahit biruin mo ay talagang mamumutla ito sa takot. Tinapik niya ito sa balikat. Kaya naman ganun din ang ginawa nito. Nagpaalam na rin ang kaibigan niya. Nang mga ilang oras, may pupuntahan pa daw kasi itong trabaho. Kaya dapat ay hindi nito makaligtaan. Umalis din si Jose nung araw na yon para magtungo sa taas ng Borol. Balak niyang maghanap ng iba't ibang uri ng mga halaman na gagamitin niya kung may mga magpapagamot. Biglaan kasi minsan ang dating ng mga ito. Walang pinipiling oras o araw man. Kaya kinuha ni Jose ang kanyang bayong at itak. Tsaka ito't itinali sa bewang. May dala din siyang langis at isa pang lagayan na naglalaman ng isang buntot pagi na wala pa naman siyang nakatunggaling aswang. Buhat noon pero mainam na rin ang sigurado dahil mahirap magpakampante. Nilakad niya ang masukal na bahagi ng Brol para maghanap ng mga ilang halamang gamot. Medyo malayo na din siya sa kabahayan at mangilan-ngilan na lang ang nakikita niyang bahay. Pero nagtaka pa ang binata ng makakita ng maraming dahon na kakaiba sa kanyang paningin. Nang puntahan niya iyon, ay doon niya nakita na may mga bahay na pala sa lugar na iyon. Sa pakiwari ng binata ay isang bayan pa iyon. Sakop pa ito ng Sikihor ngunit hindi niya pa ito napuntahan o narinig man lang sa ibang mga tao na nagpapagamot sa kanya. Siguro ay gusto ng mga tao doon na tahimik lang ang buhay kaya naman. Walang gaanong nagpupunta. Balak sana niyang umalis. Ngunit nagulat siya nang may limang kalalakihan ang naroroon at may hawak na mga mahabang patalim. Tinutukan siya ng tatlo hanggang nakatingin lang ang dalawa sa kanya. Itinaas ni Jose ang dalawang kamay niya. Tanda na hindi siya lalaban at hindi siya masamang tao. Kakaiba ang mga itsura nito. May mga ulin sa muka at ang iba naman ay mapupula ang mga labi. Nang ngumisi ang isa ay kasing itim ng uling ang gilagid nito. May kakaiba ang dating ng amoy nila sa ilong ng binata. Inikutan siya ng dalawa habang nakatambay ang tatlong lalaki na hubad ang pangitaas na damit. Lumapit ang isa sa lima kaya naman na paatras itong si Jose sa masukal na parte ng kanyang kinatatayuan. Mga Ginoo, pagpasensya nyo na ako kung napasok ang lugar nyo.
Wala naman akong masamang hangarin. Gusto ko lang kumuha ng mga halamang gamot dito. Yun lang naman ang bala ko at wala nang iba. Tugon dito ng albularyo. Sino ka? At bakit ka dito napadbad? Anong kailangan mo sa lugar namin? Tugon dito ng isang lalaki. Wala. Kukuha lang talaga ako ng mga dahon. Isa akong albularyo sa bayan namin. Dito rin sa Sikihor. Tugon dito ng binata. Albularyo? Isa kang manggagamot kung ganun ba? Sige, dalin yan. Para magamot niya ang ibang mga kasama natin sa lugar. Sige na, bilisan mo. Sambit ng lalaki. Nagtaka man ito pero sumunod din siya para na rin hindi na masaktan pa. Nakakapagtaka ang itsura ng iba sa lugar. Napaisip tuloy si Jose dahil tila walang nakakaalam ng lugar na kanyang narating. Pansin niya sa paligid at kakaiba ang tingin ng mga nakatitig sa kanya. Parang hindi normal kung tutuusin. Nagpatuloy sila sa paglakad. Nasa gitna siya ng limang kalalakihan kaya hindi siya makakatakbo kung gagawin niya ang bagay na iyon. Nahagip ng tingin niya ang isang lalaki na parang nakita niya na. Pero hindi na lang nito maalala kung saan at kailan niya iyon nakita. Huminto sila sa isang malaking tila ba kubo pero malawak ito kung pagmamasdang mabuti. Lumabas doon ang isang lalaking malaki, ang pangangatawan at may subong tabako. Nakaubad din ito at may kahabaan ang buhok. Madalang ang bata sa paligid kaya naman nagtataka na rin itong albularyo. Itinulak siya ng isang lalaki na nasa likuran niya kaya medyo napapalapit siya sa lalaking mahaba ang buhok. Sino yan? At bakit niyo siya dinala dito sa pugad natin? Sambit dito ng lalaki. Isang albularyo daw, kaya naisipan kong dalhin dito upang magamot niya ang may mga sugat dito. Tugo naman ng isa pa. Hangal ka. Paano niya gagamutin ang tulad nating mga as? Nahinto na ang sanang sasabihin nito nang maunawaan ang gusto niyang ipaintindi sa kasamahan niyang dinala doon ang binata. Maging si Jose ay hinihintay ang sasabihin pa sana nito ngunit hindi na ito itinuloy. Tumalikod ito at inutusan na dalihin ang binata sa isang silid na punong-puno ng mga sugat na kabataan at ilang mga may edad na. Pagtataka naman ang rumihistro sa mukha ni Jose dahil sa dami ng may mga sugat sa lugar. Bakit sila may mga sugat? Anong nangyari sa mga ito? Kailangan na nilang malunasan agad. Iba na ang kulay ng kanilang mga balat. May mainit ba kayo na tubig riyan? Tugon dito ni Jose. Meron. Anong gagawin mo? Baka may mangyari pa sa mga yan kung hindi ka totoong albularyo. Tugon ng isang lalaki. Kung hindi ka kikilos, malamang mamamatay na ang mga ito. Kaya bilisan mo na. Muling sambit ni Jose. Masamang tingin ang ipinukol ng lalaki kay Jose sa pag-uutos nito. Pero wala rin itong nagawa. Kaya lumabas muli ng silid at kinuha ang hiningi nito. Nakita naman ni Dagul ang paglabas ng isa nilang kasama. Kaya tinawag siya nito
at nagtanong kung bakit hindi nito kasama ang bihag nila. At yun nga ang sinabi ng lalaki, na inutusan siyang kumuha ng mainit na tubig dahil gagamutin daw ng binata ang may mga sugat nilang kasama. Natawa pa nga ang lalaking tila pinakamataas sa kanila na si Dagul. Kuryosidad ang nagdala kay Dagul sa kinaroroonan ng binata, kaya palihim niya itong sinilip sa isang butas at doon nga niya nakita ang ginagawa nito. Isa-isang ginagamot ng binata ang mga nasugatan nilang mga kasamahan sa ginawa nilang pagsalakay sa isang bayan malapit lang din sa kuta nila. Nakabantay din ang dalawang lalaki na wari ni Jose ay mga bantay doon at tila ba mga nagsisilbi itong mga matatanda na sa lugar. Mabuti na lang at dala ni Jose ang langis niya, kaya naman madali lang sa kanya na nagamot ang ilang mga naroroon. Inutusan niyang muli na maglaga ng nakuha niyang ilang dahon ang isang babae doon na sinunod naman siya agad. Ang ilang kabataan ay nagawan niya ng paraan, kaya nagagawa na ng mga ito na makatayo at makalakad na parang walang nangyari, kaya naman nagtataka ang mga nakakita. Maging si Dagul ay napahanga, kaya imbis na patayin nila ang binata ay hindi nila ginawa. Lihim pa rin ang katauhan nila dito. Matapos gamutin ni Jose ang mga sugatan, ay lumabas siyang muli ng silid at naroroong muli si Dagul at ilang mga kasama nito. Masama ang tingin ng ilan sa binata, ngunit hindi mo mababakasan ng takot ang binata dahil alam niya na ginawa niya ang lahat. Maari na ba akong bumalik sa aking lugar? Maayos na ang mga kasama niyo ngayon, tugon dito ng binata. Ikinalulungkot ko, ngunit kailangan ka pa namin dito, binata. Yun ay kung nanaisin mo lang naman. Maaari bang manatili ka pa kahit na ilang araw pa dito? Tugon dito ni Dagul. Bakit? Maayos na sila, kaya wala na kayong poproblemahin pa. Tugon dito ni Jose. Tiningnan ni Jose ang paligid. Ibang-iba sa lugar nila na maingay at buhay ang mga punong kahoy at maging ang mga taong naroroon. Lumipas pa ang ilang araw ay halos ganun ang gawi ng binata. Ginagamot niya ang mga bawat na sugatan sa kasamahan ng mga ito. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya matukoy dahil hindi pa nakikita ng sarili niyang mga mata. Ang mga tao doon ay hindi naman siya kinakausap. Tanging si Dagul na pinakamataas sa kanila ang nagsasalita. Minsan ay ang lalaking lagi niyang kasama tuwing aalis siya at maghahanap ng mga dahong panggagamot. Isang araw ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang makalayo at magtungo sa karatik bayan nito. Ngunit kasama niya pa rin ang isang lalaki. Baka daw kasi tumakas siya at hindi na bumalik pa. Ilag ang karamihan sa mga nakakakita sa kasama niya. Nagtataka itong si Jose dahil takot ang nababakas sa mga muka at maging mga mata nila. Nakangisi lang ang lalaking nasa likod niya. Kahit ramdam ni Jose ang kakaibang pakiramdam ay hindi siya nagsalita. Nanginginig ang kamay ng dalagang nagbenta sa kanila ng ilang halaman na gagamitin ni Jose. Ang ibang kabataan na makita niya ay nagtatago sa kanilang mga magulang tuwing dadaan sila,
Kaya naman nilingon pang muli ni Jose ang dalaga na nagbenta sa kanila at nakatingin din pala ito sa kanya. Nagulat ang binata nang hatakin siya ng isang matandang lalaki at tuloy-tuloy na sabihin ang salitang, "Umalis ka na dito, bata, habang may oras pa." Yun ang sinabi ng matandang lalaki, pero itinulak lang ito ng kasama niya. Pinigil niyang gawin yun at inalalayan ang nabuwal na matanda. Nagkaroon ito ng galos sa palad, maging sa tuhod dahil sa lakas ng pagkakatulak ng lalaki. "Ayos lang ho ba kayo, tay? May sugat po kayo." Tugon dito ni Jose. "Umalis ka na. Hindi sila mga tao. Delikado ang buhay mo sa mga yan." Bulong ng matandang lalaki sa tenga ni Jose. Napatitig pa siya dito nang may kasamang pagtatanong at pagtataka. Tiningnan niya ang lalaki. Ngunit na sa kabilang pwesto na pala ito at kumukuha ng ilang paninda. Bumulong muli ang matanda at binigyan siya ng ilang dakot na kalamansi. Ang sabi nito ay kung gusto daw malaman ni Jose na hindi karne ng hayop ang nasa harapan niya, ay patakan niya lamang ng kalamansi at makikita nito ang tunay na itsura ng nasa hapag. Kinuha iyon ni Jose at inilagay sa kanyang daladalang lagayan. Sakto naman na palapit na ang kasama niyang lalaki. Masamang tingin ang ipinukol nito sa matanda at niyaya na siyang bumalik sa lugar ng mga ito. Nakita pa niya na nilapitan ito ng dalagang nagbenta sa kanila sa unang pwesto. Mula nang sabihin iyon sa binata ay tila ba nagkaroon ng kasagutan ang nabubuong katanungan sa kanyang isipan. Kung bakit hindi sila nauubos, gayong halos gabi ay umaalis ang mga ito. Anong lugar ang narating niya? Ang tanong na nasabi ni Jose sa kanyang sarili. Isang katok ang narinig niya mula sa labas. Kaya naman sumilip siya sa bintana at nakita niya ang isang binatilyo. Ang sabi nito ay handa na raw ang pagkain. Kaya muling sumagi sa isipan niya ang kalamansi at ang sinabi ng matanda. Kumuha siya ng ilang piraso at inilagay sa bulsa bago lumabas upang magpunta sa lamesa na lahat sila ay salo-salo. Panay karne ng hayop ang nakahain. May ilang inumin, prutas at gulay pa nga. Naglagay siya ng ilang piraso ng karne sa kanyang plato at naupo sa isang gilid kung saan hindi pansin ang kanyang ginagawang palihim. Kinuha niya ang dalawang kalamansi at binutas iyon sabay piga sa kanyang plato. Hindi na rin siya gaanong nagulat ngunit naghatid naman iyon sa kanya nang bahagyang takot dahil lumabas ang tunay na itsura ng karne na nasa kanyang plato. Mga daliri ng tao, kaya agad niya itong tinapon at halos masuka pa siya sa itsura. Kumuha siya ng tubig upang inumin. Matapos ay hindi na siya kumuha ng kahit anong pagkain na nasa hapag at tila ba sarap na sarap ang lahat sa kanilang kinakain. Minasdan niya isa-isa ang lahat. Ngayon niya na nakita na iba pala talaga ang mga kasama niya. Tama ang matanda. Hindi nga pala sila taong lahat. Kaya pala halos gabi-gabi umaalis ang iba dahil pumapatay sila ng mga tao. Anong klaseng lugar ang napasok ko?
Tanong ng binata sa kanyang sarili. Hindi naman siya nagpahalata na may alam na siya sa tunay na katauhan ng mga iyon. Bagkos ay nakihalubilo siya upang kunin ang loob ng marami. Nagluto siya ng ilang halamang gamot na nilagyan niya ng orasyon. Orasyon na walang lunas at masihina pa ang iyong katawan. Sa ilang araw niyang pananatili doon, ay malaya na siyang nagagawa ang lahat. Pero ang bantay ay nasa malayo lang. Nagkayas din siya ng ilang matutulis na bagay. Pansin niya rin na puro lalaki ang mga naroroon at tila madalang lang ang kababaihan. Nagtataka na nga ang isa dahil bakit daw siya gumagawa ng tila ba armas. Delikado daw yon. Ang sabi ng isa sa kanya, ngunit tinawanan niya lang ito at sinabing para sa kanila ang ginagawa niya dahil lagi nga silang wala. Kinagat naman iyon ang kausap niya at parang naniwala pa. Kinuha nito ang isang natapos niya na at dinala kay Dagul sa kanilang pinakamataas na kasama. Ipinagpatuloy ni Jose ang ginagawa. Ang kanyang dalang buntot pagi ay hindi niya inaalis sa isang supot. Nakakita din siya ng ilang patalim na isang dangkal lang ang haba. Kaya kumuha si Jose ng isa at mas lalo pa itong pinatalas. Nilagyan niya iyon ng orasyon upang kahit papaano ay may laban siya sa mga nasa paligid niya. Lihim niyang minasdan ang bawat kilos ng mga naroroon. Ultimo mga kabataan ay kinakabisado niya ang bawat galaw. Pinag-aaralan niya ang magagawa niyang matalo ang mga iyon. Doon niya na nasagot na hindi nga pala tao ang kanyang mga kasama, kundi mga uri ng aswang. Mga mapagbalat kayo na uri ng aswang, tulad ng mga tiktik at iba pang uri. Ngunit ito'y mas malakas pa kumpara sa mga ordinaryong aswang dahil mga purong kalalakihan ang mga ito. Mga uri ng Harimodon. Laway pa lang nila, tiyak na mahahawa ka. May isa pa, ang itim na perlas na nasa loob ng katawan nila upang tuluyan kang maging uri nila. Ipapalunok nila iyon sa'yo para maging kasapi ka nila. Ang laway naman nila ay may kakayahan din na mahahawa ka agad-agad at wala ka ng takas pa. Kaya pala madalas siyang makarinig ng mga huni ng baboy. Iyon pala ang dahilan. Nasabi na lang ni Jose sa kanyang sarili habang abala siya sa kanyang ginagawa. Dahil sa likas na husay ng binata ay maging ang sarili niya ay inorasyonan niya upang sa ganon ay may proteksyon siya sa mga ito. Lihim naman na pinapanood siya ng isang binatilyo mula sa nakakubling puno. At dahil malakas ang pakiramdam ni Jose, ay agad niya iyong natunugan. Tumayo siya sa kinauupuan at umikot sa likod bahay upang ikutan ang binatilyong nakasubaybay sa kanya mula pa kanina. Nakita niya itong may sugat sa kaliwang paa. Lumilinga pa ito. Tiyak na hinahanap siya nito dahil bigla na lang siyang nawala sa paningin ng binata. Bakit mo ako pinagmamasdan mula dito? Sino ka at ano ang kailangan mo sa akin? Tanong dito ni Jose. Napalundag ito sa gulat at naparap sa kanya dahil hindi nito inaasahan na mauhuli siya ng binata. Hawak nito ang sariling dibdib. Marahil ay sa gulat para dito. Napalunok pa ito
kaya hindi muna ito nagsalita. Tinitigan ni Jose ang binatilyo at mukha namang hindi ito masamang tao. Bumaba ang mata niya sa may sugat na panito. May hawak din itong sanga na tingin niya ay panlaban sa sinuman na lalapit sa kanya. Kaya naman bahagya itong natawa. Ang tingin niya dito ay hindi ito isa sa mga nakatira sa lugar dahil ngayon lang niya nakita ang binatilyo sa lugar. Marahil ay naligaw ito at dito napadpad. Malikot ang mga mata nito na wari ni Jose ay may hinahanap ito. Lalapitan niya sana ito pero umaatras na ito papalayo. Hanggang sa nabuwal ito at tumambad sa kanya ang ilang sugat nito sa katawan. Napakunot ang noo ni Jose dahil sa kanyang nakita. Anong nangyari dyan? At bakit nandito ka sa paligid? Tanong dito ng albularyo. Ako si Mel. Hinahanap ko ang tatay ko dito. Baka sakaling makita ko siya. Kaya araw-araw akong nagmamatsyag dito sa lugar niyo. Tugon ng binata. Hindi ka ba isa sa kanila? Bakit dito mo hinahanap ang tatay mo? Huwag kang matakot. Kaibigan ako. Ako si Jose. Albularyo ko dito. Tugon dito ni Jose. Marami pang sinabi ang binatilyo sa kanya. Kaya naman bago niya ito pinaalis, ay ginamot niya muna ang nasa paa at iba pang sugat nito sa katawan. Nangako siya dito na hahanapin niya ang hinahanap nitong ama. Ipinakita nito ang isang lumang litrato. Kaya naman natandaan ni Jose ang itsura ng hinahanap nitong lalaki. Nang gabing sumapit ay muling naghanda ang mga naroroon upang manghuli na naman at pumatay malamang ng mga tao. Nagtungo si Jose sa lugar kung saan naroroon ang mga nakaimbak na tiyak niyang mga karne ng tao. Binuhusan niya ng katas ng kalamansi ang mga ito na may halong asin at nilagyan niya ng orasyon upang nang sa ganun na ang kumain ng mga iyon ay madaling mamamatay dahil unang maaapektuhan ito ay ang mga bituka ng mga aswang na makakakain nito. Maingat siyang lumabas mula doon at bumalik sa lugar niya. Napansin siya ng isang kasamahan ng mga naroroon kaya naman sinundan siya nito. Nagulat pa si Jose nang hatakin siya nito sa kwelyo ng suot niyang damit at tangkang dadalhin sa harapan nang saksakin niya ito sa tagiliran. Nabitawan siya nito. Kaya nakalayo itong binata. Nanlisik ang mata ng aswang at nagpalit anyo bilang isang baboy ramo. Binulungan ni Jose ang hawak niyang patalim at nang sumugod ito ay mabilis siyang nakaiwas at pumailalim at sinaksak ito sa tiyan kaya naman nahiwa iyon sabay tagas ng dugo nito sa kanya. Hindi na nakasigaw pa ang aswang dahil mabilis kumilos si Jose at sinaksak niya ito sa batok. Nang bumagsak ang katawan nito ay hinila niya ito sa madilim na parte ng likod bahay. At sakto na naroroon si Mel dala ang ilang gamit na sinasabi niya. Mga matatalas na punyal at ilang bawang na kailangan niya pang lutuin. Pinaalis niya na agad ito. At binuhusan ng langis upang hindi maamoy ng mga aswang na hari mo doon. Tumakbo siya sa kinaroroonan ng kanyang silid at agad naligo upang mawala ang mga bahid ng dugo sa buong parte ng kanyang katawan. Sakto namang lumabas siya ay naroon ang isa pang bantay.
Nagtanong ito sa kanya kung napansin daw ba ang kasama nila na napatay niya na. Ang sagot niya ay hindi at wala siyang napapansin. Mukhang naniwala naman ito kaya agaran din itong umalis. Sinilip pa niya ang mga ito. Nang nag-alisa na ay inihanda niya na ang mga gagawin. Mabilis niyang idinikdik ang dalang bawang ni Mel at niluto iyon. Hinaluan niya ng ilang dahon at maging ang langis na gawa niya na may halong banal na tubig ay nilagyan din ito. Pinagsama-sama niya ang mga nakuha at dinasalan ng isang orasyon na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang gabay mula sa kanyang namayapang ama na isang mahusay din na albularyo ng kanilang bayan. Pinagbuti niya ang ginawa dahil isang batalyon ang kahaharapin niya kung sakaling mabuko siya na alam niya na ng mga aswang ang naririto at kasama niya. At ang masaklap pa, ginagamot niya pa sa halip na mamatay ang mga gaya nila. Ngayon niya lang kasi pinansin ang kutob at sabi-sabi ng isang matanda. Mabuti at walang nakarinig ng sinabi iyon sa kanya. Muntik pa niyang mabitiwan ang huling lalagyan nang sasalinan niya na ginawa niyang bawang na may katas ng kalamansi at ilang dahon nang makarinig siya ng kaluskos sa gilid ng silid niya. Sinilip niya iyon at isang bulto ng tao ang nakita niya. Lumabas siya at kinuha ang isang supot na may laman ng kanyang ginawa. Inaninag niya ang lalaking nakatayo sa madilim na lugar at tila hindi ito mapakali kaya nilapitan niya ito. Madali niya itong nakilala dahil sa litrato na kanyang naalala. Ito ang ama ni Mel na isang linggo na daw nawawala. Sa palagay niya ay hindi na ito ordinaryong tao. Kakaiba na kasi itong kumilos at tila balisa habang naghuhukay sa lupa. Tinawag niya ito sa pangalan ngunit wala itong reaksyon. Kaya doon niya nasabi na hindi na ito tao. Nalungkot siya para sa binatilyo dahil isa ng ganap na aswang ang tatay niya. Kaya hindi na ito umuuwi dahil wala na ito sa katinuan. Inilabas niya ang ginawang pangontra at hinagisay niya ito. Sapuli ito sa braso kaya tila ito ay nasaktan at napatingin sa kanyang kinatatayuan. Nagalit ito at patakbong sumugod sa kanya nang hindi niya inaasahan. Tumutulo ang laway nito. Kaya naman umilag siya hanggat kaya niya. Ayaw niya itong saktan dahil siguradong masasaktan ang nakilalang kaibigan. Kaya ang ginawa ni Jose ay itinali niya ito sa isang puno at nilagyan niya ng busal ang bibig. Dinala niya ito sa bandaroon kung saan tiyak niyang hindi pinupuntahan ng mga naririto. Para makita ni Mel kung sakaling bumalik ito bukas ng umaga. Iniwan niya doon ng tatay ni Mel nang sa gayon ay matapos na ang ginagawa niya. Lumingalinga pa itong si Jose sa paligid bago pumasok sa loob ng silid niya. Itinago din niya ang lahat ng mga pinaggamitan para hindi ito mapansin ng iba. Iisa-isahin niya ang mga ito upang kahit papaano ay mabawasan niya ng walang kahirap-hirap. Malakas na ihip ng hangin ang kumakalampag sa bubungan ng kwarto ni Jose. Kaya naman hindi na rin siya mapakali dahil sa ingay na dala nito. Nanatili siyang gising at naghintay. Maingay na usapan ang kanyang naririnig. Kaya naman sumilip siya sa maliit na siwang at nakita niya na maraming pasan na patay na katawan
ng tao ang ilang mga kalalakihan sa lugar. May mga bahid pang dugo ang mga damit nito. Ipinasok nila ang mga bangkay kung saan naroroon ang mga karne na binubuhusan ni Jose ng kalamansi na may kasamang asin at orasyon. Bumalik siya sa katre at doon ay naupo. Nagdesisyon na siyang umpisahan niya na ang balak bukas ng gabi. Sa ngayon ay hindi na muna siya matutulog dahil hindi na rin siya makakasiguro sa buhay niya. Balak sana niyang lumabas nang makarinig siya ng usapan mula sa labas at patungo ito sa silid niya. Kaya naman dali-dali siyang naiga muli at nagpanggap na isang tulog. Nadinig niya mula sa dalawang lalaki na oras na makakutob siya ay tatapusin na rin ang buhay niya at yon ang hindi niya hahayaan na mangyari. Sinilip niya ang dalawang lalaki at pagtapos ay umalis din ito agad. Ang sabi pa ng dalawa ay maswerte lang itong si Jose dahil napapakinabangan. Kung hindi raw ay matagal na itong patay. Pumikit ang binata dahil nakaramdam na siya ng antok. Nagising siya sa ingay na naririnig niya mula sa labas. Nakita niyang may pinagkakaguluhan doon. Kaya naman lumapit rin siya upang makita ang kaguluhan. Nagulat si Jose dahil naroroon ang katawan ng isang aswang na pinatay niya. Natanong tuloy nito sa isip na papaanong nakarating ang bangkay ng isang hari mo doon. E pinaslang niya ito kagabi. Galit ang mababakas sa mukha ng mga naroroon. Naglikot ang mata ni Dagul. Kaya naman nagbaba siya ng tingin at ibinaling sa ibang bangkay na nasa lupa. May hangal na nais tayong pasukin. Magpakita lang siya at makikita niya ang hinahanap niya. Galit na turan ni Dagul. Naging tao na ang napatay niya at wala na rin itong damit dahil sa pagpapalit nito ng anyo kagabi. Naging malikot ang mga mata ni Dagul na tila may ideya kung sino ang may gawa noon sa kasama nila. Pero nanatili siyang walang imik para hindi siya mabalingan ito. Walang nagawa ang mga nakakita kundi ibaon sa lupa ang kasama nila. Bumalik na sila sa kanya-kanya nilang mga gawain. Siya naman ay naiwan kung saan ito inlibing. Naalala niya ang tatay ni Mel. Umalis siya panandalian upang tingnan kung naroroon pa ba ang lalaki. Ngunit wala na ito roon. Tanging naiwan na lang ay ang kapirasong tela na ginamit niya sa bibig noon para hindi ito makagawa ng ingay. Nasabi na lang niya sa sarili kung sino kaya ang nagpatakas doon o sino ang kumuha. Pagharap niya ay nagulat pa ang binata dahil nakatayo doon si Dagul at nakatingin sa likuran niya. Tumingin siya sa likod niya at nakita niya na nakatayo doon ang tatay ni Mel na palakad-lakad na tila wala sa matinong pag-iisip. Napailing na lang siya dahil nakita rin pala itong muli ng mga aswang. Nakatingin sa kanya ang lalaki na sinusuri ang kabuuan niya. Walang ekspresyon ang mukha ni Dagul. Hindi rin ito nagsalita o tinanong siya kung bakit nandoon ang binata. Iniwan na lang siya nito ng walang lingon. Sumunod din siya dito para hindi ito tuluyang maghinala pa sa kilos niya. Handa na rin naman siyang lumaban. Umahanap lang siya ng tamang oras at pagkakataon. Babalik na sila sa lugar nang makita nila
ang isang lalaki na patakbong lumabas mula sa imbakan nila ng karne. Nagsusuka ito at bumagsak agad sa lupa. Nagbubula ang bibig ng nasabing lalaki na akala mo ay may nakain na iba. Naisip agad ni Jose na tumalab na ang ibinuhos niyang kalamansi na may asin sa mga karne ng tao kagabi. Marahil ay gusto nitong kumain, kaya ito ang nadali. Naglapitan ang mga naroroon dahil sa pagtataka na nangyari. Nagkikisay ito hanggang sa tumirik ang mga mata at nawalan ng buhay. Napasigaw na lamang si Dagul dahil sa mga nangyari sa kanilang pugad. Lumayo ang mga nandoon dahil sa pagkabigla. Ang iba ay napaupo. Tanda na takot sila sa lalaki. Siya naman ay nakatayo lang sa gilid at minamasdan ang susunod na mangyayari. Ano pang hinihintay mo, Albularyo? Gamutin mo siya. Utos nito kay Jose. Lumapit dito si Jose at pinulsuhan ang lalaki. Tumingin ito kay Dagul sabay umiling. Tanda na wala na nga itong buhay. Napasigaw ng malakas ang lalaki dahil nalagasan na naman sila ng isa nang hindi nila nalalaman kung sino at ano ang nangyari. Lumayo si Jose sa katawan ng aswang at unti-unti itong naagnas. Yun ang simula ng paghihigpit ng lahat sa paligid. Kaya medyo nahirapan si Jose na makakita na ng tiyempo para isa-isahin patayin ang mga ito nang hindi nila nalalaman. Namataan niyang muli ang binatilyong si Mel, kaya pinuntahan niya ito malayo sa pwesto niya. Sinabi niya dito na hindi na matino ang isip ng kanyang ama. Medyo nang gilid pa nga ang luha nito sa sinabi niya, kaya naawa pa siya dito. Ang sabi nito ay ulila na siya at ang ama na lang ang tanging kasama, pero ngayon ay isa na rin palang aswang. Nanlulumo itong umalis at hindi na lumingon pa kay Jose. Inikot ng paningin niya ang paligid. Malawak at maaari ka ring makaalis ng walang nakakapansin. Pero hindi niya gagawin dahil uubusin muna niya ang mga ito bago niya lisanin ang nasabing lugar. Mabilis na lumipas ang araw. Saktong madilim ang kalangitan. Tila pati ang langit ay nakikisama sa mga plano niya. Kaya nang umalis ang ilang mga aswang upang manguha muli ng mga taong mabibiktima, ay inumpisahan niya na ang plano. Muli ay nakita niya ang tatay ni Mel. Ang sabi nito ay gawin niya na ang mas nakakabuti para sa tatay niya. Nilapitan niya ito habang hawak ang buntot pagi at walang pasabi na hinambalos niya ito sa likod na naging sanhi ng pagsigaw. Kaya ang palayo na sanang sila Dagul ay napahinto nang marinig nila ang sigaw. Nagtanungan pa ang iba kung ano ang sigaw na yon, pero nagpatiuna na ang karamihan. Kitang-kita ni Jose kung paano nahihirapan ang matandang lalaki dahil sa ginawa niya. Pero wala na siyang magagawa. Para rin ito sa katahimikan niya. Luminga pa si Jose sa paligid upang tiyakin kung may mga aswang pa sa paligid na naiwan. Dahan-dahan siyang naglakad upang libutin ang iilan na bahay doon. May iilan na ingay siyang naririnig. Pinuntahan niya ang isang kubo at nagulat pa ang binata nang makita niya ang ilang mga bihag doon na tiyak niyang tao pa.
karamihan sa mga naroroon ay kalalakihan. Marahil ay gagawin din nila itong kaanib nila, kaya mga lalaki ang itinitira. Binuksan niya ang bakal na pinto at sinira ang kandado. Mga lima ang bihag at isang batang lalaki. Nasa tansya ni Jose ay nasa 10 taong kulang. Madali kayo, labas na dito para makaalis na tayong lahat. Sambit dito ng binata. Salamat, pero hindi ka ba isa sa kanila? Bakit mo kami tinutulungan na makatakas? Sambit dito ng isang bihag. Isa akong albularyo at wala ng panahon pa para magpaliwanag ako sa inyo. Kaya ang mabuti, bilisan nyo na ang paglakad. Sambit dito ni Jose. Agad na naglabasan ang mga naroroon habang hawak niya ang bata at limang lalaki ay naghanap ng mga bagay na maaari nilang magamit upang gawing proteksyon sa kanilang sarili. Inaya niya ang mga ito sa silid niya at ibinigay ang iilang buho na kanyang nagawa. At matapos noon, sabay-sabay silang lumabas. Napahinto sila ng may 3 lalaki sa labas at hinihintay silang lahat. Hawak pa rin ni Jose ang bata. Sinuutan niya ito ng isang rosaryo na may orasyon niya. Nakangisi ang isang lalaki at ang dalawa naman ay tila ba anumang oras ay susugurin sila. Umatras sila dahil pasugod ang dalawa. Umarang si Jose sa kanila at nagpatiuna upang maharangan niya ang mga iyon. Hawak ang buntot bagi ay walang katinag-tinag sa kanyang kinatatayuan, ang albularyo. Sumugod ang isang lalaki at pinaalis niya na ang mga lalaki sa likuran niya, kasama na ang isang bata. Hinagupit niya ito ng buntot sa braso kaya naglatay ito at gumuguhit ang isang mahabang sugat. Nagulat ang mga lalaki dahil sa bilis kumilos ni Jose, kaya maging ang mga ito ay nilabanan na din ang dalawa pa. Sinabihan niyang mag-iingat sa laway nito dahil maaari silang mahawa at maging isang aswang na hari mo doon. Umiiwas ang mga ito gaya ng sinasabi niya. Kaya ginawa nila ang lahat para matalo ang 3 natitira pa. Malakas ang isa dahil nakatayo pa rin ito sa kabila ng marami ng latay at sugat. Ngunit hindi iyon nahahayaan ni Jose na mabuhay pa. Inikutan niya ito at hinampas niya ito sa likod kaya napaluhod ang huli. Nagdugo ang sugat nito at isa pang hagupit na tumapos sa buhay niya. Hiningal pa itong albularyo. Nang makahuma ay niyaya niya nang umalis ang mga ito. Ngunit bago pa yon, ay sinunog muna nila ang imbakan ng karne. Nagliwanag sa paligid dahil sa ginawa nilang sunog, tsaka umalis sila ng lugar. Yun naman ang pagdating ng ibang mga kasamang aswang ni Dagul at halos lumuwa ang mga mata nilang nakitang sunog na ang imbakan nila ng mga pagkain. At maging ang mga bihag nila ay wala na din. Pinuntahan nila ang tinutuluyan ni Jose at wala na rin ito kaya halos magwala itong si Dagul. Nang ilang sandali pa'y dumating na rin ito at iyon nga ang mabungaran. Sunog ang imbaka nila. Wala nang bihag at ang masaklap pa ay wala na din ang albularyo. Masyado silang nakampante na hindi ito aalis at gagawa ng problema. Ngunit noong lang din nalaman ni Dagul na si Jose ay galing sa mga angkan ng mauhusay na albularyo.
at kilala niya rin ang namatay na ama nito. Napasigaw na lang sa galit si Dagul dahil naisahan sila ng albularyo. Nang gagalaiti ito dahil sa ginawang pagsira ng binata sa kanilang imbakan at maging ang mga bihag nila ay pinakawalan pa nito. Galit na nag-utos ito na hanapin ang binata at pati na rin ang nakatakas na bihag. Samantalang pagod at hapo ang nararamdaman ng limang nakatakas sa kamay ng mga aswang. Hindi sila makapaniwala na buhay pa rin sila ng mga oras na yon. Kaya laking pasasalamat nila kay Jose sa pagpapatakas nito sa kanila. Nakakita sila ng isang maliit na kubo. Kaya naman nagpasya silang anim na doon muna pansamantala. Kahit napagod at tuwang-tuwa rin ang mga ito dahil nakatakas sila sa kamatayan, tiyak ni Jose na hahanapin sila ng mga ito dahil sa ginawa niyang pagsunog sa imbakan nila ng karne. Kaya naman lumabas si Jose at nilagyan ng orasyon ang buong paligid ng kubo nang sa ganon ay hindi ito madaling mapasok ng mga uri ng aswang. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakatingin sa kanya kaya tinanong niya kung magkakilala silang lima. Ang ilan pala ay dayo at ang iba ay magkapatid. Ang bata lang ang naiba dahil basta na lang daw siyang hinila at hindi na nakasigaw pa. Tatlong gabi na raw sila doon kaya mabuti daw na nakita sila ni Jose at tinulungan. Habang nagsasalita ang isang lalaki, nakasama nila ay may naramdaman si Jose mula sa labas ng kubo. Pinatigil niya ito sa pagsasalita at tumayo upang pakiramdaman kung tama ba ang kanyang naramdaman. Kinuha niya ang buntot pagi at inilagay ito sa bewang niya, maging ang isang supot na nalagyan ng ginawa niya noong isang araw. Sinabihan niya ang mga ito na huwag lalabas kahit anong mangyari. Kaya naman tumango lang ang mga ito. Paglabas ng binata ay isinarado niyang muli ang pinto at hindi na nga siya nagulat dahil may isang nakatayo malapit sa punong malaki. Inayos niya ang pagkakatali ng buntot pagi sa bewang niya at maingat niyang inayos ang hawak niyang supot. Ang lakas ng loob mo para sunugin ang buong imbaka namin. Dito ka na mamamatay. Wika ng isang aswang. Nagpalit ng anyo ang lalaki at naging malaking baboy ramoy ito na hindi na bago sa binata. Mabilis ang naging kilos ng aswang kaya hinanda ng binata ang sarili niya. Nang makalapit ito ay sinaboy niya agad sa mukha ng aswang ang hawak niyang nilutong kalamansi na may asin kaya natigilan ito sa pagsugod at napapikit dahil tila napaso ito sa nangyari. Umuusok ang mukha ng baboy ramo dahil sa naging epekto nito kaya agad inalis ni Jose ang buntot pagi niya sa bewang at hinagupit ito sa magkabila ang paa. Pagkatapos ay sa likod at sa katawan nito kaya sa isang iglap ay nahati ang katawan ng baboy ramo. Bumukas ang pinto at nakita ng mga nasa loob na wala na ang aswang. Hati ang katawan nito at wala ng buhay. Napangiti ang mga ito dahil akala nila ay ligtas na sila. Ngunit ang hindi nila alam ay umpisa pa lang ng tunay na laban. Pumasok si Jose sa loob ng kubo at kinuha ang ilang gamit na magagamit nila sa mga aswang. Gaya ng isang baril,
malamang ay bahay ito ng isang mga ngaso kaya may naiwan ditong mga gamit. Mga iba't ibang klase ng patalim na pangontra din sa kanilang mga makakaharap. Inabot niya ang isa sa tingin niya ay ang pinakamatanda sa mga iyon. Ikinasa nito ang baril saka nagtaas ng kamay upang sabihin na ayos na ang gamit niya. Wala na silang sinayang oras. Umalis din sila doon at naghanap ng bagong pagtataguan. Nasa tingin nila ay ligtas sila. Nilisan na nila ang lugar at naghanap sila ng bagong pagtataguan. Pero alam nila na ang buong lugar ay pinamumugaran ng mga aswang. Mabilis ang bawat lakad nila dahil mahalaga ang bawat minuto. Mas lalong dumidilim ang buong paligid at mas malakas na hangin ang sumasalubong sa kanilang paglalakad. Lahat sila ay handa sa pwedeng mangyari, pero dapat ay makaligtas sila. Isang nakakatakot na huni ang nangyari kaya napahinto itong si Jose. Bawat isa ay may hawak na supot na naglalaman ng pangontra. Isang mabilis na hayop ang biglang lumabas mula sa madilim na sulok. Nagulat pa ang iba dahil hindi nila ito napansin. Bigla na lang nasa harapan nila ang isang aswang na anyong baboy ramo. Hindi lang pala isa ang nasa paligid kundi marami pa. Kaya naman umayos ang mga kasama niya. Handa sa maaaring mangyari. Kaya naman kahit takot ay kailangan nilang lumaban para makabalik sa kanilang mga pamilya. Napapalibutan na sila. Kaya naman tinalasa ni Jose ang pakaramdam niya at hindi nagpadala sa dami ng mga aswang sa kanilang paligid. Sunod-sunod na sumugod ang tatlo kaya hindi alam ng iba kung papaano lalabanan ang mga ito. Hawak ng isa sa kanila ang baril kaya naman tumilapon ang isa bago pa man ito makalapit sa kinatatayuan nila. Sinabayan naman iyon ni Jose ng paghampas gamit ang buntot pagi niya. Kaya isa na lang ang natira sa tatlo. Nasa likod niya lang ang bata dahil tila takot na takot ito sa nakikitang labanan. Lalong lumakas ang hangin. Nagdala ito ng matinding kilabot sa iba dahil lumabas si Dagul, ang pinuno nilang mga lahing hari mo doon. Masama ang tingin nito kay Jose dahil sa ginawa niya sa lugar nila. Kalmado lang ang binata at hindi mababakasan ng takot. Ang inaalala niya ay ang mga kasama dahil walang mga karanasan ito sa pakikipaglaban. Tumakbo ang dalawang baboy ramo at sabay-sabay na sumugod sa mga ito. Nakagat ang isa sa braso, habang sa paa at binti naman sa isa. Mabilis binuhusan ng lalaki ang sugat nito sa binti. Napapikit ito sa sakit dahil nanunuot ito sa buong katawan. Ang isa ay natakot sa pwede niyang sapitin, kaya naman kinuha nito ang hawak na baril ng isang lalaki at ito na rin ang kumitil sa sarili niyang buhay. Natigilan ang binata sa ginawa ng lalaki. Maaari pa sanang malunasan kung hindi lang ito naduwag agad. Kinuha niya ang baril at may natitira pang 5 bala. Muli niyang inabot ito sa may katandaan ng lalaki. Ilang saglit pa ay maayos na ang binti ng lalaking unang nakagat ng baboy ramo. Nilagyan ito ng tali ni Jose upang hindi umakyat ang laway nito sa iba pang parte. Mabuti na lang at epektibo ang ginawa niyang pangontra. Nalagasan na sila ng isa, kaya naman natatawa pa si Dagul sa pangyayari. Ang sabi nito ay may hinang mga nilalang lang daw ang mga kasama ng binatang si Jose.
Ganun ba? Bakit hinahanap niyo pa kami? At hindi niyo na lang kami hayaan na makalis? Kayo ang may hinang nila lang. Sa sinabing iyon ni Jose ay nagalit at napainto sa pagtawa itong si Dagul. Mukhang tinamaan ito sa sinabi ng binata. Handa na silang muli kaya si Jose na ang unang lumapit. Mabilis niyang natamaan ng buntot pagi ang isa kaya hindi man lang ito nakagalaw. Putol ang ulo ng isa. Sunod na sumugod ang payat na lalaki. At saan yung baboy ramo sila? Mas malikse. Pinatamaan ng baril. Ngunit mabilis ang ginawang paglihis ng aswang. Hawak ng isa pang nilang kasama ang mataas na buho sabay saksak sa katawan ng baboy ramo. Napaigik ito dahil sa pul sa isang mata. Nagwiwilig ito ng ulo dahil tumutulo ang dugo sa isang mata na natamaan ng lalaki na nagngangalang Abner. Yumakap ang bata sa braso ni Jose, kaya kinarga ito ng binata upang hindi ito makuha. Mahigpit ang naging kapit ng bata sa kanya, kaya naman pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat. Mailigtas lang ito. Tatalunin niya ang mga salot ng bayan ng Sikihor, ang mga aswang na hari mo doon. Paubos na ang lakas ng mga kasama niya. Kahit si Jose ay medyo pagod na rin, iilan na lang din ang mga aswang sa paligid nila. Ang hawak na lang niyang sandata ay ang mga ginawa niya. Ibinaba muna niya ang batang lalaki at ibinilin ito sa tatlong kasamahan pa niya. May tatlo pang aswang, puwera si Dagul na nakatayo lang at nanonood ng kanilang laban. Dito kinuha niya ang isang patalim at ibinigay kay Abner upang kahit papaano ay may hawak itong sandata. Nasa likod niya ang mga ito dahil hawak niya ang buntot pagi. Sabay-sabay sumugod ang tatlong baboy ramo at isa-isa niya itong hinagupit. Wala siyang sinayang na oras at pagkakataon. Kahit na alam niyang hindi niya kakayanin ang pagsugod ng tatlo, ay mas kumapit siya sa pag-asang nasa Diyos ang awa at alam niyang ginagabayan siya nito. Tagpas ang isang braso ng baboy ramo, maging ang isa at hiwa ang kalahating muka. Hindi nakatayo ang isang aswang dahil putol ang isang paa nito. Kaya kumilos kaagad upang tuluyan ng mamatay ang isa. Isang hampas na hati sa dalawang katawan ang isang baboy ramo. Napaatras pa nga ang isa dahil mukhang natakot pa sa buhay niya. Kumunot ang noo ni Dagul dahil tatlo na lang sila. Napatay na ng mga kasama ni Jose ang iba pero nananatili pa rin na nakatayo ang binata. Nabigla si Jose dahil sa pul sa gitnang noo ng baboy ramo ang isang patalim na ibinigay niya kay Abner na ikinabagsak ng aswang. Umatras ang isa na tila natakot pero ikinagulat nila dahil dinukot ni Dagul ang puso ng isang natitirang kakampi niya. Ang mga duwag ay walang buwang na mabuhay, kaya dapat lang na mamatay na. Wika dito ng aswang. Wala kang awa. Kaanib mo na, pinaslang mo pa. Wika dito ni Jose. Natawa pa si Dagul at ipiniksi nito ang dugo sa kamay na galing sa isa niyang kasama. Ang sabi nito ay mamamatay silang lahat at walang matitirang buhay. Yun ang hindi sinang-ayunan ni Jose dahil gagawin niya ang lahat para makaalis sila sa lugar na iyon. Sumigaw si Dagul at nagpalit ng anyo bilang isang baboy ramo na may malaking pangil at mahabang sungay.
nag-aalab ang mga mata nito sa galit dahil sa pagkaubos ng mga kalahi niya na pinatay ni Jose. Mabilis at maliksi ang galaw nito, kaya hindi agad nakita ni Jose kung saan ito patungo. Huli na niyang nakita ang nasa tapat niya na ito at dinamba siya kaya na buwal silang dalawa. Nabitawan ni Jose ang hawak niyang bundot pagi, maging ang supot na may laman ng pangontra. Nalaglag ito sa bulsa niya dahil sa lakas ng pagsugod nito. Sa kagustuhan ni Jose na maalis ito sa ibabaw niya, ay ubos lakas niya itong sinuntok, sabay sipa sa tiyan kaya napaigik ang aswang na hari mo doon at nakatayo agad ng mabilis ang binata. Medyo nahilo pa yata ang aswang dahil nagpasuray-suray pa ito sa paglakad at muli itong sumugod sa kanya. Tinakbo niya ang kinaroroonan ng buntot pagi, saktong hinawakan niya at papalapit na ito sa kanyang gawi kaya nahawakan niya ito sa bawat gilid at siyang ginawang harang sa aswang. Ito ang nakagat ng baboy ramo, kaya muntik pa itong naputol. Malakas ang aswang. Gusto nito na mapatay talaga ang binata. Walang ibig magpatalo sa bawat kampo. Ang nais ni Jose ay matalo ito upang maging payapa na ang bawat lugar sa Siquijor. Ang nais naman ng aswang ay mapatay si Jose para sa ginawa nito sa kanilang tirahan at mga kasama. Isang sipa pang muli sa tiyan ito, kaya naman napabitaw ang baboy ramo sa pagkakahagat sa hawak niyang buntot pagi. Nang maglayo sila ay hagad din ang pas ni Jose ang katawan nito, kaya naman nagtamo ng sugat ang aswang sa likod. Napahiyaw ito sa sakit at isa pang muling hagupit at sakto sa mukha nito. Sunod-sunod ang ginawa ni Jose na atake upang hindi na makalaban pa ang naturang hari mo doon. At sa panghuli ay hinugot niya ang punyal sa noo ng isa sa mga kasama nito at mabilis niyang isinaksak sa mismong puso nito. Inuwa niya ang isa pang natirang nilutong kalamansi at ibinuhos ito sa bibig ng aswang. Umusok ang bibig nito at nagwawala dahil sa inilagay ng binata sa bibig. Mahigit isang minuto ang itinagal nito at unti-unting nawala ng buhay. Kasabay ng pagkamatay ng pinuno ng mga hari mo doon ay ang pagsilip ng bukang liwayway. Nagliwanag sa paligid, tanda ng muling pagsibol ng bagong umaga. Tuwang-tuwa ang mga kasama niya, maging ang batang lalaki. Binalikan nila ang lugar at tuluyan ang sinunog iyon ni Jose, tsaka nilisan nila ang lugar. Pasanya ang batang si Paco. Gulat na gulat pa ang kaibigan niya nang makabalik si Jose na sira-sira ang suot na damit. Ikwinento lahat ni Jose ang nangyari at kinupkop niya ang bata. Ipinagtanong nila ito ngunit walang umako na kilala ang bata, kaya naman nagpasya itong binata na doon na muna ito patirahin sa kanyang bahay. Kahit gaano man sinasakop ng takot ang buong pagkatao, tandaan na may Diyos lagi na nakabantay. Kahit nasan ka man, naririnig niya ang iyong hinaing. Nakikita niya ang iyong mga galaw. Kaya ang mabuting gawa ay dapat na hindi tinutuntun, hindi isinusumbat, bagkus ay kusang loob na ginagawa dahil sa uli, ang kalakip nito ay biyaya rin na galing mismo sa lumikha. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwentong ipinadala sa atin ngayong araw. Naway merong kayong napulot,
sa ating kwentong inilahad. Maraming maraming salamat po. Okay, so yun. Hanggang dito na lang, no, kabaryo. Bali, opinion ko sa kwento to, no. Para sa akin, medyo nalito lang ako sa unang part, no. Kasi parang, ang nangyari kasi, di ba, anak tong si Jose ng albularyo na, kumbaga, tanyag na albularyo sa kanila. Yun nga lang, ang pinagtataka ko, bakit hindi niya alam na aswang yung napunta niya, di ba? So, dun pa lang, di ba, kayo rin siguro na-recognize nyo yun na parang hindi natin masabi pero medyo nakulangan ako sa part na yon kasi nga para sa akin nakakapagtaka na albularyo ka hindi mo alam na aswang yan, di ba? So dun pa lang dapat alam mo na na teka, parang ano to, kasi syempre hindi naman porket albularyo ka is kumbaga paano ko ba sasabihin, kasi di ba eto halimbawa antingero kahit ang karga mo lang is medalyon ng San Benito. Yun lang. Walang iba kahit ano. Alam mo, di ba? Mararamdaman mo na aswang to. So, ano ba yung albularyo na mas malalim yung aral kaysa sa antingero na may medalyon lang ng San Benito? Di ba? So, yung ginawa naman ni Jose, wala nang question doon kasi kalamansi saka tubig na banal. So, wala nang problema ron kasi alam naman natin talaga na makapangyarihan yung mga yan, no? Kumbaga yan yung bread and butter para matalo ang isang aswang, no? Yun nga lang, napakalakas lang ng loob niya kasi hari mo doon yung kaharap niya. Eh, alam naman natin na malalakas na uri itong hari mo doon, di ba? Hindi naman to basta-basta aswang lang. So, yun. Medyo nakulangan lang ako sa unang part, no? Tapos, ito pa. Parang medyo, hindi, ang hirap kasi mag-judge eh. Pero, parang, kasi imposible namang hindi mo alam na karne yun ang tao, no? Kailangan mo pa ng kalamansi eh. Ilang kwento na ang nabasa natin dito. Ito, hindi ako again sa story, kabaryo. Hindi ako bias. Nagiging open lang ako. Kasi syempre, alam ko naman na kayo rin mismo, napansin yun. So, ito nga, opinion ko to sa kwento eh. Di ba? Yun, napansin ko lang doon na kailangan niya pang ng tulong ng matanda na pinayuhan siya na si, hindi kasi nilagay yung pangalan eh. Yung nagsabi sa kanya na ano, umalis ka na dito kasi, umalis ka na dito habang kaya mo pa, parang ganun. Kasi, aswang yung mga yan. Tapos yung nagbigay sa kanya ng kalamansi, yun. Saka hindi ko lang magets, niluto pa yung bawang, yun lang. Para sa akin kasi, bawang is bawang nene. Lutuin o hindi. Diba? Siyempre, isa lang epekto niyan. Parang ang hasi lang sa part ni Jose na niluto niya pa. So, parang nagkaroon pa ng agam-agam yung mga aswang na, ano to? Ba't parang, anong amoy ito? Diba? Kasi imposible namang wala pa naman sigurong gas stove nung panahon na yon dun sa kubo. Although meron na, pero dun sa lugar na yung feeling ko, wala pa. So, paano niya nagawang lutuin agad yon ng ganun kabilis tapos may kalamansi pa? Diba? Parang shortcut yung kwento. Pero okay lang kasi in the end naman, okay pa rin kasi walang namatay. Meron man, pero yun nga, yung nagpakamatay na tinapos niya na lang yung buhay niya, no? So, yun lang, medyo hindi maganda rin yun. Pero, napagtagumpayan naman ni Jose, no? So, happy pa rin, no? Masaya pa rin yung ending. Yun nga lang, hindi lang natin alam. Sana, mas humaba pa yung kwento. Kasi feeling ko, ano pa tayo, binata pa lang tong si Jose. So, siguro, in the long run, nung panahon na yun, medyo mas nahasa siya o mas gumaling, no? Mas marami siyang nakaharap. Yun lang sana. Sana nadugtungan pa ng konti, no? Ay, wala tayong magagawa.
ito yung pinadala sa atin. So, yun lang naman. Okay, yun lang mga kabaryo. Kayo nang bahala mag-comment sa kung anong komento nyo sa kwento natin ngayong araw. Nga pala, sa mga nakikinig at sumusuporta sa atin, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin lamang po yung notification bell natin. No? Makakatulong po yan para mas ganahan tayo sa paglalahad ng storya. No? Yun nga, target goal natin ngayong taon, sana mapa 100,000 subs tayo. No? Yun lang naman. The rest, okay na ako. Tapos, yun nga, kwentong kalakbay, supportan nyo pa rin. Kwentong Baryo 2.0, yun. So, yun. Yun lang naman mga kabaryo. Shoutout ko siguro, antay-antay na lang kayo sa mga next upload natin. Sa ngayon, eto lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.